kailangan daw ng katawan natin ang sapat na tubig at yan ay para maiwasan yung tinatawag na dehydration o pagkakulang ng tubig sa loob ng katawan natin, lalo na po ngayong panahon ng tanginit. Pero may paalala po ang mga otoridad. Tsakin daw nating malinis ang iniinom natin tubig dahil nagdipa na ngayon ang mga mura pero maruming bottled water. Nakatutok si Michael Fahatin. Tumataas ang benta ng bottled water kapag summer. Bawas din ito sa budget dahil karaniwan ang kalahating litro, 10 piso. May mga murang bottled water tulad nito na paborito ng mga GT driver sa Maynila. Maging mga pasahero, 12 pesos isang litro. Pero teka-teka. Bago mo inumin ang anumang produkto, sabi ng FDA, mabuti munang alamin kung ito ba ay rehistrado para masigurado ang kaligtasan mo. Dito natin malaman sa likod kung ang isang produkto ay rehistrado. Liit lang, merong LTO number, meron siyang registration number, FR, nandito yun. Ito'y mandatory. Kapag rehistrado, ibig sabihin, dumaan ito sa pag-usuri di lamang ang lamang tubig, pati na ang boteng plastic, at maging ang takip at selyo nito. Titingnan natin kung yung ginamit ba niya na packaging material ay food grade, one. Two, ipoproba din niya na hindi magmamigrate. On the packaging material itself, na hindi magmamigrate dun sa lalamanan niya. Marami raw nagkalat sa merkado na di rehistrado. Nagkalat din ito sa lansangan tuwing ikay natatrapik marahil. Sa bangketa kapag ikay hinahapo sa paglakad. At meron ding tulad sa DVD ay mukhang may pangalan pero pirated o Japix. Sa isang mapanuring mamimili, tingnan yung cover. Kung linifi lang, tingnan nila na talagang unbroken yung seal. Inspeke nila na yung integridad noong packaging material ay naandoon pa. Now, kung merong mga lumulutang. At paalala ng FDA, kahit pa regulated ng LGU ang mga refilling stations sa inyong lugar, hindi sila pwedeng magtinda ng bote-boteng tubig. Hindi pwedeng mag-bottle. They are just there to refill. Tapos ang tumitingin sa kanila ay yung ating LGU. May certain specifications na sinusunod sila according to the requirements of a refilling station. So meron yang microbial testing, microbial analysis na ginagawa. But these are only for refilling. Pagdating naman sa bottled water, meron rin tayong kaakibat na panuntunan. Makakabuti, napakuluan ang tubig ninyo ng ilang minuto dahil pinapatay ng init ang mikrobyo. Pero ang init mula sa araw kung ugali ninyong mag-iwan ng tubig sa kotse, makakasama naman sa inyong kalusugan dahil tinutunaw naman ito ang ilang kemikal ng plastic na kahahalo sa inyong tubig. Michael Fahatin, Nakatutok, 24 Horas.